room ako dati. Mm-hmm. Tapos nag-alaga ako. Kaya nung may kasagawin bahay. Yes, tsaka parang nag-alaga ako. At the same time, nag-alaga ako ng mental, mga mental patient. Ay, talaga. Disanay ka na pala sa amin. Buang, no? Pasensyoso ako. Diyos ko, ang haba. 17 years ako nagtrabaho. Alam yung face-to-face dati, face-to-face. Mm-hmm. Di ba may trade nagapayo? Mm-hmm. Yung doktora amo ko yun, si Doktora Camille. Oh, ah, Camille. Psychologist! Oo. Chat na lang. Ni Arnel Ignacio. Mm-hmm. Kaya pala kayo nagkakalala ni Arnel. Kasi meron si Arnel sa classmate na na-rehab doon sa amin. Ah, nabaliw? Oo. 80s, 90s pa lang pumupunta na si Arnel sa amin. Kasi dinadalaw lang niya. Hindi naman nabaliw. Ikaw, malaman mo rin kung ano yung parang symptom na patunta na siyang baloy. Yes. Ako? Wala naman. Ano lang yan? Normal. Normal pa yan. Normal kasi sumasagot ka pa ng tama. Ano ba yun din ang sumagot, Miss D? Ang hindi normal, bakit ka nagpagawa ng poke? Oo, yung ganun. Oo, mga ganun. Pero, yung papagawa kasi ng flower, ano yan eh? Buhay mo yan, may pera ka, magpagawa no, pa. Diba? Pinagawa ko to, para... Guys, ka pa. Hindi, okay na ako. Mamaya. Pinagawa ko to para sa sarili ko at especially para sa partner ko. Yes. Kasi naman, kawawa naman siya kung magsiswimming na siya doon sa loob. Oo, diba lang. Sabihin, ang luwag mo na pala eh, sasabihin sa'yo, ganyan ka lang titi mo. Sabihin naman sa'yo, maluwag ka lang talaga. Yung mag-asawa na gamit, may mga ganun eh. Pero at least, hindi ka magpokpo. Pag hindi ka maganda, pakyo ka. Kaya ngayon, nung dumating ako sa Maynila, kailangan mo mag-survive. Right. So, ang lola mo, syempre, wala naman akong kamag-anak dito, whatever. So nagpokpok ang lola mo. Eh, yung pagkapokpokita ko naman, pinatawag naman ako ng sinado. Ayan! Oo. Tapos, ang kliyente ko rin, sila rin. O, di ba, social? So, iba naman yung namamara ka ng taxi. Iba yun. Tsaka yun nga, sabi mo nga, pagpokpok talaga, maganda. Pag hindi maganda, ang tawag doon, thank you. Thank you po ako. Hindi, ano lang yan, di ba? Good vibes lang yan. Kasi, alam mo, at least si Kiana, ano siya, yung totoo siya, hindi siya plastic talaga. Ay, kasi, silicone to, ay hindi to plastic ha. Hindi, I mean, yung buhay mo talaga na kanakasiwala talaga yan sa showbiz, di ba? Mas maganda kasi yung ganun ka. Pagtulog mo, Keanu Reeves. Pagising mo, Keanu Reeves. Yes. Para wala kang obligasyon kahit kanino. At saka maganda ka kasi pinatawag ka. Yes. Yun. Di, ang ibig sabihin nun, legit. Tagpilang yun. Authentic yun ha! Ako yung hinahabol kasi lahat naman na naging jowa ko, gusto kong pakasalan. Oo, binabahay ka. Eh, hindi ko naman ambisyon maging mistress. No. Tapos, mayroon naman na mga biyudo sila. Eh, ayoko naman na katabi mo sa kama, amoy formalin, di ba? Gusto ko naman na amoy baby. Yes! Ito, tanong ko sa'yo ha. Ito, seryosong tanong. Ay, di pala sa seryoso. Magaling ka ba sa kama? Oo naman. Magaling ka? Oo naman kasi naku, yung mga ex ko, alam mo magaling ka sa kama. Bumabalik. Magaling ka sa kama. Oo naman, nasisira ko yung kama eh. Gagawin mo yung kama ko, sira kasi yung kama ko. Gawin mo nga. Punta ka! Karpintero mo lang kailangan mo. Magaling ka talaga sa kama. Hindi naman, ang galing kasi, hindi mo naman alam ko paano din gumalaw yung iba. Ang ibig ko lang sabihin na, pag gawin mo yung isang bagay, gawin mo tama at galingan mo na. Isis na kayo pag-sex ka, dilaan mo na lahat ng dilaan mo. Tama. At huwag mo ilabas agad, kailangan magtagal muna para naman yung satisfaction pag pumutok ang lolo. Diba? Yung dilaan mo ng dilaan, kahit anong dilaan mo. Oo, pati carpet, dilaan mo na te. Diba? Dilaan mo ng dilaan. Para satisfied yung partner. Yes, kasi. At pwede pang bumalik sa'yo. Yes, kasi. Alam mo, pag walang kwenta, nakakalimutan ka. Oh. Ang tawag doon, kantot kalimot. Oh, kasi nga, di mo malala, ha? Naka-ano ba kita? Naka-date ba kita? Ibig sabihin, hindi nagmamark. Tanong ko sa'yo, sa isang linggo ba, nakailan ka ba? Ilang labas?
So, ilang putok? Ilang putok? Ah, sa isang araw, ilang putok ka? Ay, wala naman. Wala namang araw. Ano lang? Madilim lang. Pwede bang months? Ah, months? Ay, once a month ba? Hindi, what? ano, di ba? Ang babae kasi, pag malapit na yung regla, sorry ha, kasi wala tayong matrace dito, so pasensya na. Yes. Tanggap natin. Tagapin nyo na. Ay, may matrace na. Ganun talaga eh. Actually, yung dugo dito galing sa matrace ko. Eh. Ay! So, baka rin crust to ha, galing ha. Anong type ka ba na dugo? Ay, ano ako, pang royal blood ako. AB. Ah, tama-tama, AB kanina. Ah, talaga? Kaya pala? Sarap ha. Wait, ganito 'yon. Ang babae kasi pag ano, pag malapit na 'yung mens, umaatake 'yung libog namin. Mm. Pag matapos ang mens, aatake ng sobra. Kaya 'yun ang ano namin, 'yun ang hindi minsan hinahanap talaga natin. Pero mga tapos na 'yung cycle na 'yon, mahit na ulo ng babae. Mm. Yung kasagsagan kasi na namin nun pera. Yung kasagsagan talaga sa showbiz, alam niyo, wala pa yung pandemic, kasagsagan mo talaga. Sa isang linggo, nakakailang ano ka, nakakailang duka. Depende pag may jowa ako. Pag may jowa, kung may jowa ka, araw-araw ka gabi-gabi. Gabi-gabi. One week talaga, dire-diretso yun. Oo, kasi katabi mo na eh, lalo na pag masarap eh. Ay! Tapos imisang isang tagilid mo lang, pwede naman. Kahit tulog ka, naka. Side view. Sa limang seryoso mo na boyfriend, sa sino pinaka-dax sa lima? Una, ang pinaka-dax? Una, pangalawa, tatlo, pangapan. Di, ang pinaka-dax yung foreigner. Kasi wala namang question dun pag foreigner. Malaki naman talaga siya. Pero so, totoo ba malambot, matigas? Matigas naman siya eh. Ah, matigas. Ang ano ko nga, pag mga foreigner, hindi ako makagalaw. Bakit? Kasi, natali. Hindi ba nga, 'di ba na ano na ako na flower arrangement na ako. So pag mag-acrobat pa ako, magpupunit te. So, kailangan isang position lang te. Ah, so ano kailangan, yan? Pag naka ano ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang. Hindi pwede yung itambling-tambling mo ganun-ganun. Kasi napupunit pag lumiko yan te, ganun din yung tips mo. So syempre ano, 'di ba? Punit 'yun. Ganun pala yun. Yung nagpa-flower arrangement.